Ay, que todo bien, que no me hiciste. Claro, es importante Un todo. Es importante todo. Okay. So hello guys, what's up? So welcome back sa aking YouTube channel. Guys, so nandito tayo ngayon sa Lano Optic. Tama ba? Lano Optics. Ayan, so magpapagawa tayo ng salamin kasi medyo talaga pala, hindi na medyo, talagang malabo na ang ating mata. So matagal ko na itong na-experience sa pagtuturo, sa pagbabike. So delikadong mag-drive kaya naisipan ko na magpagawa na talaga ng salamin. Ayan, kasama natin si Dr. Lano. Ayan, Doktora, pa-invite mo naman sila sa inyong clinic. Hello, good afternoon and good morning kung anong araw man kayo manonood. thank you kay Sir Archie kasi dito niya napili na magpa-check ng eyes niya. So, nag-trust siya dito na dito siya magpa-check ng eyes and yung eye care needs niya. So, hopefully maging more adventurous yung mga kanyang pag bisikleta at makakita siya ng malinaw kasi kailangan talaga for safety reasons din talagang dapat okay ang vision lalo pag cycling, lalo yon laging lumalayo si sir. So yon, thank you. Ayan, no? So yun ay isang dahilan kung bakit tayo magpapagawa ng salamin delikado. Ayan, so tara guys, samahan niyo ako magpagawa ng salamin. So sir, dati na po ba kayo nagsasalamin or ngayon? Oh, first time pa lang. Ngayon talagang sobrang blurry na. Blurry na talaga. Hindi na po talaga ako makabasa. Sige okay, sir, so gagawin natin. I-check po muna natin yung eyes nyo, yung vision nyo. Both far at saka sa near. Also, titignan din po natin kung meron may symptoms na nagdadry ang eyes paminsan or kung ano pa yung mga ibang complaints nyo, like may headache ba or meron pang ilo, something ganyan. No? So, pupunta po tayo sa loob para po i-check yung eyes nyo. No? Okay. Okay. Ito na naman yung may bahay. Bahay na po lang. Nakilala ko na eh. No? Sir Archie, pag ba nagtitingin ka sa malapit, halimbawa sa cellphone, pag malapit na ganyan, may problema ba? May paglalabo? O ang pinaka main na problem mo na blurriness is yung pang malayo? Check na rin natin yung vision mo. After natin i-check yung malayo, ayan mo, pare-parehas na. Ayan. Sige nga, sir, pabasa ng mga DFZTO. Okay. Dito po. OOFND. Okay. Ayan guys, nakakabasa na ako. Dati di talaga ako makabasa. OCFND. FI tayo, sir, ha? Ikita mo pa ba yan? O ilaw na lang? Ay, wala na, ma'am. Wala na ako nakakita. Wala na, di ba? Wala na ako nakakita, guys. Ano? Puti na lang yung screen ng monitor. Grabe. Nagulat ako dyan. Ganun na makalabo ng mata ko. Oo.
Tapos eh, parang okay lang, nagbabay ka pa na gano'n. Nagulat tayo doon. Guys, delikado na talaga. Natakot ako doon, yung biglang nawala yung letra. So, kung pansin niya sa screen, guys, wala na tayong nakikita. Namin nakikita ba? Wala, ako, guys, wala akong nakikita sa screen. Pero, nababasa ko, guys, yung nakasulat dyan. Kung lalapitan natin, ayan, meron, oh. So, kahit ako nandito, oh, ayan, nababasa ko siya, guys. So, ganun kaliit na yung kaya kong basahin ngayon. Pero, nung hindi ko to suot, wala talaga. White screen lang yung nakikita ko dyan. Ayan. So, excited na ako, guys, na magkaroon ng first time na salamin ang linaw. Sir Archie, yan ang grado mo na nakukuha natin ngayon sa right eye is 125 na nearsightedness sa right eye. So, ang nearsightedness, ibig sabihin, yung malayo nyo po, malabo, pero ang malapit nyo nakakakita kayo. 125 nearsighted. And aside from that, meron pong astigmatism. So, ano yung astigmatism? Sa gabi po yan, ano? Yes, astigmatism, sir, ganito. And guys, magle-lesson muna tayo. So, ang astigmatism, usually, ito, a side view ng mata. Okay, side view ng mata. Ang astigmatism, usually, or hindi naman laging ganun yung reason, pero usually, ang reason is, sa front surface ng mata, which is yung cornea, hindi siya perfectly curved. Okay, parang... Asa sa mata na ang problema? Yeah, curvature nito. Curvature ng front surface ng mata. So, ibig sabihin, medyo parang nakabulge ng konti or parang medyo bulge ng lower side. Depende kasi may axis yan. Ano yan, ma'am? Inborn ba yan? Yung iba, usually hereditary. And then, yung iba naman, pag mababang astigmatism lang, like 0.25 na i-induce yun. Halimbawa, nag-rub ng mata or natutulog ng... medyo naiipit yung eyes. So, possible na magkaroon ng induced na astigmatism natin. So, palagay ko, naman ako kasi tatay ko, nanay ko, nakasalamin, kapatid ko, nakasalamin, isa ko baka, bali, palagay ko naman na nga. So, yung astigmatism mo sa right eye, sir, is 175. Ito yun, ma'am. Ito. Yung right eye. Okay? So, yung left eye nyo po. Astigmatism, tapos ito, farsighted. Yung right eye nyo po, may nearsighted, may astigmatism. Same with left eye, pero mas mataas po ang nearsightedness nyo sa left eye kumpara po sa right eye. So, ang left eye nyo, ang grado, Sir Archie, is 250 ang nearsightedness. Ang inyong astigmatism is 100. Okay. Daming numero, guys, no? Para tayo nagmamat. Okay. Okay, Sir Archie, tingin ko lakad ka. Tingnan mo kung comfortable ka, yung bang pag-step mo sa floor. Okay naman yung, okay naman po yung floor. Pero pag naka-steady ako, wala akong nararamdaman. Pero pag once na ganyan ako, so ganito ako may libro na minararamdaman sa... Yung normal yan sa Archie kasi very limited lang yung malinaw dyan sa ganyan na triad frame. Yung gitna lang talaga. So pagka move mo na ganyan, talagang mayroong konting difference, distortion, kung baga it. Yun lang po. Pero yung ano, di naman malalim. Okay pa. Okay lang. Then clear naman po. At yung... Clear naman, ma'am. Nakikita ko na yung ganda ng misis ko. Yan. Yung importante doon. Yung importante doon. Okay naman, ma'am. Okay, sige. Sir Archie, dito tayo ulit. Naalala ko to, ito yung laruan guys dati. Yung nilalagyan ng bilog. Yung dito, tapos yung pinipindot. Ayan. Tingin ka po sa kulay green na ilaw sa loob. Uy, parang target ng archer dito ah. Okay po. Ano po yan, ma'am? Ito, Sir Archie, is pangkuha po ng pupil distance. Ano po ibig sabihin nun? Yung pupillary distance mo ng both eyes is kailangan nakukuha or kailangan sa laboratory bago po gawain yung inyong eyeglasses. And guys, sa mga gusto mag-optometrist, yan. So, ayan yung mga ilan sa mga encounter nyo. May natutunan tayo ngayon, guys. Promise. Ang liwanag talaga ng paningin ko, guys, na sa salamin na yun. So, excited na talaga ako. Meron kasing ganito. Pang sports, ito kaya may ganyan, sir, kasi natatanggal yan para nakaka-apin mo dyan. Mas maganda sa iyan, bakit?
Spotify. Yan. Spotify ba yan? Yan? Parang Spotify. Ayan guys, oh, ang ganda ng salamin. Try niya sila. Ayan. Kasi nakakapit dyan sa likod. Sa mga nagbabay. Ang ganda na ito guys, oh, meron siya ano sa likod. Ayan o. Oh. So safe na safe to, hindi matatanggal. Yeah! Sabi ba ate? Ayos to? Ano, kahit na nakabite po siya ka. Siya yung nahuhulog. Oh, yun nga rin po yung inaano ko. So sa ano kaya pag may helmet? Kasha rin kaya ito. Guys, try natin naka-helmet tayo. Stretchable naman to, ma'am. Hindi kasha. Hindi, masigit yung helmet ko eh. Kaya nga. Hindi na kasha. Ayan guys, sarap to. Pwede din sa helmet to. Hindi naman tumatama, sir. Sa likod mo. Hindi naman po. Para, halos hindi ko nararamdaman yung sa likod. Ang naramdaman ko lang sa may bandang tayo. Okay to, ma'am? Hindi po. Ma'am, just in case, worst case scenario lang. Nabumagsak, huwag naman sana. Layupin, nasira itong pinaka... Ano mo tawag dito? Itong pinaka frame na to. Yan, napapalitan ko ba ito, ma'am? Pwede naman pong palitan ito, sir. Kung sakali lang na magkaroon ng damages, pwede po natin palitan. Or, kung sakali na walang parts na mahanap, pwede pong palitan yung entire frame. Ayos. Medyo ano na ako doon, panatag na. Saka ito, ma'am? Yung nose pad, sir, pagka nawala, natanggal, pwede rin po natin palitan. Kahit yung mga screws ko, pagka lumuwag, natanggal, pwede rin po kanina. Huwag lang mababalutot yung Huwag lang mababalutot. Hello po. Ayan guys, binalagan natin yung salamin after 2 days. Ayan. Tingnan natin kung ano magiging itsura natin dun sa salamin. So excited na talaga ako. Magagamit na natin salamin bukas. Mag-ride tayo ng North Chaga Ride. Bukas, meron kayo ng Chaga Ride. Sir, eto. Bale. Eto, pwedeng matanggal. Kung sakali, sir, hindi ka magbabike, no? Pwede naman siyang maalis. So yung ang kinuha natin, guys, yung pwedeng ipang-bike para safe tayo. Tapos, pag magbabay ka naman, sir, pwede mo rin siyang ikabit para hindi nahuhulog sa head mo, hindi nag-slip sa head. Pero pwede na rin, wag na, ano? Oo, pwede naman. So, lagay ko, guys, di ko natatanggalin. All around na yan. Tapos po, sir, yung lens nyo, merong coating siya, may anti-glare coating. So, avoid na lang natin ma-expose siya sa mga chemicals like hairsprays and perfumes para hindi mag-peel off and mag-mancha doon sa top ng lens kasi ano yan, may coating po siya para may protection po kayo. Hindi naman ako nag-perfume. So, i-check po natin yung lens niya with the dark. Wait lang po. Oh, try niya, sir. So, ayan guys, try natin. So, sir, isa pang reminder. Oh, yung linaw! Ganda! Isa pang reminder, ayan, since guys, bago ayan kayo, sir, na mag-eye glasses, expect nyo po ayan, na hindi yan masyadong comfortable. Hindi yan masyadong, hindi yan parang wala kayong salamin. So, lahat po, like pagka mag-move yung head ito, nyo. Ito, yan nararamdam ko na. Malinaw siya pag diretso. Pagka po titingin kayo sa gilid, syempre kailangan kasama yung ulo, sir. Kasi pag mata lang, medyo may wave yung gilid. Also, mataas ang astigmatism nyo. Okay, so, mag-a-adjust po kayo, sir. And gradual ho yung paggamit natin. If ever, halimbawa, pagdating nyo sa bahay, gagamitin nyo siya for 2-3 hours. And then, pwede nyo mong alisin, rest for a few minutes, tapos suot ulit. Gradual ho yung paggamit. So, kung bigla suot na kahit masakit na ulo nyo, suot-suot na pa rin siya. Ayan guys, so ready na tayo. Yan kanina, cleared to guys. Hindi ko alam kung ano yung ginamit nito. Para magiging itim. Ah, yung UV. Ayun, kulay violet.
So yan, sir, sensitive siya sa UV. Pagka na-expose ka sa araw, the dark siya. Pero pag nandito po kayo sa loob, mag-clear naman siya kahit sa loob na bahay. No? Ayos, ayos. And guys, medyo nagiging clear na siya. Oh. So ilang minutes lang. So ito yung salamin na pinagawa natin guys last week. Ayan, medyo nag-clear na siya. So yan guys, nakikita niyo. May click siya sa likod. So safe na safe siya. Para gamitin sa pag-bike. Ayan, ganda nito guys. Oh. Ayan. So ready na tayo sa pag-bike bukas. Siyempre, ayan guys, dito yan sa Lano Optics. Ayan. Sabi ni Doc, Lano Optics, your eyewear specialist. Ayan, kita nyo naman guys. So hanggang dito na lang guys. So ilalagay ko sa description yung kanilang Facebook link, contact number, at yung syempre yung Google Map para sa mga gusto magpagawa ng salamin. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Matetesting ko na to. Don't forget to subscribe guys. Road to 6,000 na tayo. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Gando.